Magandang hapon again sa inyong lahat, mga kabrigadang Pinoy Survivor. Nandito tayo sa looban ng farm at papakita ni Roldan yung marcoting o air layering. So, ito yung node. Ayan yung node. So, mas maganda mga half an inch na dun circular pagtanggal ng bark. Dalawang circles. Okay, dandan, kamay mo. Hindi ka nag-guantes na naman. Hindi, sir. Hindi ako sanay. Hindi daw sanay mag-guantes. Kamay mo, ha? Guys, pagka kayong gagawa niya, mag-guantes kayo. Kasi kahit mga veterano na nagkakaroon ng sugat, minsan nadulas yung ano eh. Kasi matigas nga yung sangay. Bakit itong inaano, ang tinatanggalan? Kasi kung tignan niyo yung tubo nito, papanik. No? Nakakasagabal. Eh, gusto namin buksan yung yung puno eh, buksan to eh. So makukuha ito. Ngayon kung lalagarin mo lang yan, sayang. So mas maganda paugatin muna bago siya lagariin. So ngayon, yun ang gagawin niya. Susugatan niya, kukunin niya yung bark para maugatan. Tapos, kaya dyan, hindi dito sa bandang ibaba niya. Sayang naman, meron ito eh. Mamumunga na ito eh. Namumunga na nga ito eh. No? Gagamutin pa namin to. Okay? So, yun yung ano. So, sinusugatan na ngayon ni Roldan. Natanggal yung bark. Ang ibang ginagawa, ano eh. Buong-buo yan. Pagka nag-vertical cut dito, tutungkabin. And then, makukuha na buong bark. Pero, preference ni Roldan, ganyan eh. Mas nadadalian siya. So matitira itong puno na to, ito, itong sanga na to. Palabas naman siya, kaya okay siya. Yan, para makita, close up natin. Kamay ah. Pagka nahiwa yung kamay mo. Hindi sir, alalay naman na rin. Oo. Close up yung bigote mo ah. Rudy Fernandez eh. Ayan. Basta mahalaga mga kabrigada, paikot lahat. Doon sa mga farm enthusiast o mga Sunday farmer, at least alam ninyo no, na hindi lang sa abroad ginagawa, kahit kapwa Pilipino kayang gawin. There's always a first time for everyone. All you need is confidence. Once you do it, you gain enough confidence, nakasampu ka, makabente ka, makisandaan, and then makikita mo pagka nagkaugat, nabuhay, then mas confident kayo. Ganun lang. So doon sa may mga lansones, imbis na iprune nyo ng ito kasi napabayaan, hindi namin naprune ng gusto to eh. So ngayon kokorekin namin itong malaki na to, matatanggal eh. Itong malaki na to, tatanggalin namin yan. Yan, tatanggalin namin. Simulan namin bukas siguro. Napakita ko lang, and then makikita ninyo yung finish na trabaho sa isang puno. Ang gagawin namin ngayon, kukuhanin namin lahat ng malalaking sanga dun sa mga puno, titira namin yung namumunga na parte, yung gusto namin iwanan. Ang intent is mag-iwan ng mga 8 na laterals, no? Lateral branches. And then kokontrolin na namin yung width ng puno, yung lapad, at saka yung taas ng puno. Gaya na sabi ko sa inyo nung previous vlogs, yung mga fruiting nasa 6 feet. Ito yon 6 feet. So anything beyond that, pwedeng kontrolin. Ngayon dahil sa malaking sanga, sige, patatawarin namin, pwedeng hanggang 8. Pero ayaw namin kasi na aani ng may hagdanan pa eh. Kasi ang pagka hinahagdanan eh, may chance na mabali yung mga sanga eh. Sayang eh. Eh syempre yung aani, hindi naman kanila yung puno. So mas maganda, mababa yung puno, hindi na kinakailangan ng hagdanan. Kaya that's the rational na pagka ganun naman kabababa at saka ganun ka hindi ganun kalapad yung mga puno, pwede kayo ngayon mag high density. That's what we are going for, we're aiming for, maging high density na
Lanzones Farm. That is 2,000 per hectare, more or less. I still have to decide kung hanggang ano ang lapit ng mga puno. So far, nasa ano ko, inclination ko is ano eh, distances of mga 8 feet between trees, lalapit. Kung titignan nyo itong ilongkong na to, itong puno na to, no? Yan. Ayun yung total niyang laki. Maganda na nga kasi mababa lang, masanga, namumunga. Pero tingnan mo yung karating niya, yung katabi niya, malapit lang eh. Pero sayang yung space dito sa gitna. Yan, may saging na yan, no? Na ano, pinagtabasan. So, kung lalapitan natin at makokontrol yung lapad ng bawat isang puno, yung height tsaka yung lapad, pwede kang mga 8 feet ang layo ng bawat isang puno. Which means, itong gitna na to. So, kung makukuha yung ayan, no? Yun yung likod na puno, at ito yung tinatrabaho ni Roldan. Pwede pang pasakan sa gitna eh. Sayang. So, yun ang aim. Naku, natapakan ko yung lupa mo. Sorry ah. So, yan. Kinakayang kayasin. Para sigurado mawala yung cambium layer. Cambium layer kasi yun yung mag bibigay na abilidad sa puno na mag-heal. Ngayon, bakit ang distansya dito mula 1/2 to 2 inches? Para hindi masyadong malapit, kasi pagka masyadong malapit, mag-heal agad. Magpapatong, mag-heal siya, aabutin niya to. So, pagka nag-heal, hindi mag-ugat. Yun yung ano. So, nakayod na. Okay. Oh. Ang mahiwagang Bix. Oh, maamoy yun. Amoy yun. Magpahit ka niya, magkaugat yung dibdib mo. No? So, ayun. Sige pa, dito sa itaas. Ang ugat dito manggagaling sa may sanga na ito. Ha? Dito manggagaling sa may sanga. Okay. Tapos, para... tatakpan. Tapos, para ma-ensure na hindi basta-basta hahalo sa lupa, lagyan natin ng tissue paper at ibabalot niya, naka-fold na isang tissue, tatlong segment, tapos balot. And then, pasadaan mo ulit ng toothbrush para masimot yung toothbrush, taktak mo lang. Makita niyo, may tira pa. O, yun. So, naka-safety na yung growth hormone dun sa loob. Walang sayang. And then, ayan na, natapakan ko yung lupa. Nabutas ba? So, ang ginawa ni Roldan, itatali niya ngayon, yung gagawin niya, itatali niya ngayon yung plastic doon sa puno. Yung ibang video nakikita nyo, sa ilalim tinatali agad kasi nilalagyan pa ng lupa. Ito, may lupa na doon sa plastic. So, tatali niya muna, baka masyado matas. Hindi, sir, mababata ka yan. Okay, sige, bahala ka. Lama, lalayan ako dito. Sige, ako na. Kontra tayo may mga nandito, mga lungkong. No, yan, sakto. Okay. So, yan. So, kung walang balot na tissue paper to, yung pinahid niya kanina, dito na lahat sa plastic. At least yung tissue paper, na re-retain yung pinahid na root hormone. So, hinahanda niya ngayon yung panali.
Matulin lang ano. Nagsimula tayo ano eh. Magte 10 minutes pa lang dahil pa natin ano, ek-ek. Basa yung lupa mo ano. Masasarap. Okay. So yun, hihigpitan na niya. Para walang dulas-dulas. Hindi na kailangan ng aesthetics, walang grade. Ang mahalaga, umugat. After 45 days, maximum of 60 days o 2 months, hopefully may ugat na. So ngayon, hiwain niya. Nakapalaman ngayon. Gagawin niyang palaman yung tissue paper sa sandwich ng lupa. Okay. Sabi mo, nakakasagabal ako ha? Hindi naman, sir. Okay. So pinapaloob. Asawahin, ibabaon hanggang makuha yung gitna. Layo pa ako ng konti para mabista ninyo. Ngayon, inaasawa na, dinidistribute niya ngayon yung lupa na saktong-sakto na sa gitna yung sanga doon sa bag. So ngayong magkaduktong na, aasawahin na niya, napag-asawa na niya, ngayon, tinatalian na niya, higpitan na. Uy, basang-basa yung lupa. Diniligan mo ba? Maganda sa ringgir na yung basang-basa. Oh, yan. Eksperto, ano? Maganda ang basang-basa para sa 45 days, hindi na kinakailangan siyang basain pa. Kasi matutuyo rin eh. Magkakaroon din ng ano. Saan mag-escape yung moisture? Dito sa hiwa na to. Okay, so you will have to check after 3 weeks kung may moisture pa yung ano, otherwise magda-dry up yung ugat. May napanood kami video eh, kumuha ng lupa sa ano eh, sa gilid ng batis, yung clay. Iba na ngayon, umugat pa nga eh. Iba talaga Pilipino, umugat pa eh. So itong amin, yung lupa namin, yung topsoil dito na maganda naman talaga na, at saka nilagyan namin ng ano, ng kokopit, pinaghalo. Equal parts. Kahit mas maraming ano yung soil, okay lang. Kahit nga bare soil lang basta topsoil. So yan, higpitan na niya. Compact dapat ano. Oh. And then, ano pang gagawin mo? Tatakpan niya ngayon ng opaque object para hindi makapasok ang sunlight kasi sanay ang mga ugat sa lupa. Ilalim ng lupa. Kasi pagka kulang yung ano ninyo, ang mangyayari dyan, pagka hindi nyo natakpan, yung ugat magiging green, greenish, no? Ibig sabihin nakapasok yung sunlight. So ngayon, tatakpan niya, ang gamit niya is black na plastic para maharangan yung araw. Tapos noon, pwede rin ano, aluminum foil, pwedeng ano, tela, lumang damit. Basta hindi makapasok ang araw, yun lang ang requirement. Okay. Ayan, ah. Hindi na kita tutulungan ah. Pantrabaho ng isang tao lang kasi talaga eh. Iikot niya ngayon yung tape, kaya ubos na yung tape eh. Oh, naubos na nga. Tali. Tali. Tali ka pa. Basta the object, takpan. After 45 days, you can verify, you can check. But kung success ka dun sa unang-una, na let's say 10, chances are success ka rin dun sa iba. Bibilangin mo na lang yung harvest time, maturity. So now is September 20, 1 month, October 20, another 15 days, mga November 5. No. Lagari, sa November 5, diretso tanim, outplanting. Hindi na namin dadaan sa nursery. Anyway, maulan pa rin, basa ang lupa. So, hahabulin namin na ito magbunga this coming May. Kahit malit lang yan, dadaanin namin sa alaga. Tender loving care.
Hopefully, kung meron kang magawa na mga 2,000 ganyan, isang hektarya lang yon, chances are magbigay ng kahit 1 kilo, 100 piso, times 2,000, that's 200,000. Hey! Laki, laki. Pakitanggal nga. Yun. Baka pa na ibigan na, na ano. Okay, so, okay na. So, ano masasabi mo, Roldan? Ano masabi mo para sa ating mga kaibigan, mga kabrigada? Mga tropa. Ang pagkakabit nito yung simple lang kung laging kompletong ating gagamitin. Mm-hmm. Kaya ito, nilagyan natin ito para hindi masyadong kung mabutas naman yung sapin na plastic pati, may sapin siya dito. Oo. Taka Batangas ka, no? So, okay na ito. Kaya medyo sumuli na ang kwan ito, mga 40 days. Eh, pwede natin itong putulin dito na lagari. Oo. Ang mahalaga dito, hindi pa ikot-ikot, ha? Kaya dapat secured talaga ito. Hindi ikot-ikot na ganun. Kaya secured talaga dapat. Ano pa? Kung meron kayong tanong, sabihin nyo lang. Tanong kayo, tingnan namin kung masasagot namin as we continue vlogging every day. Thank you for the likes. Thank you for the comments. Please like, share, and subscribe kung gusto nyo pang madagdagan yung mga videos namin i-upload. Hindi na ako guys nakakaano muna, nakakaano sa current events. Hindi naman nagbabagong Pilipinas, ganun pa rin. Bagong Pilipinas. Ano ka ba? Sara? Green eh, oh. BBM. BBM ka ba? Hindi tayo pwede sir, sumagot yung sir. Wala, ayaw sumagot. Sige, maraming salamat mga kababayan. Thank you. God bless everyone.